So, what's up mga kanunal? Nandito na naman tayo sa panibagong Usapang Nunal kung saan ay tatalakay na naman natin ang iba't ibang mga topics. So, anong meron ngayon mga kanunal? Anong hain natin ngayon? Alam ko naman na lahat kayo ay gustong magkaroon ng bahay. What if bigyan kayo ng isang pagkakataon na lumipat ng bahay at pipili kayo ng mga kapitbahay? Ano ang gusto mo? Kapitbahay. So, ma-share ko lang sa inyo mga kanunal kung ano yung gusto kong kapitbahay. So, wag na nating patagalin pa. Let's go! Number 1. Mga chismosa! Meron ka nang announcer sa inyong compound. Hindi ka namang problema na ikwento ang mga nangyayari sa buhay mo. Wala ka pang ginagawa. Eh, may masasabi na sa'yo. Ultimo mga utot mo, ultimo kasikre-sikreto ng inyong pamilya, eh alam na alam. At masama pa dyan, hindi lang nila inalam, kundi i-share pa nila. Ang masama pa sa pag-share nila ng kwento, eh dagdag bawas pa. Diyan sa mga chismosa na yan, eh nakakabus ng confidence. Kasi bakit? Ikaw, nung walang kaalam-alam sa nangyayari, paglabas mo ng bahay, pangiti-ngiti ka sa mga kapitbahay mo, yung pala eh, tinotalk shit ka na pala nila. So diba, sarap ng ganung kapitbahay. Nakaka-overwhelm. Paglabas mo, good vibes agad. Sirang-sira ka na sa mga tao dahil sa mga ichinismis nila sa'yo. Di po ba? So ganyan ang gusto kong kapitbahay. Pangalawa, mga mangungutang. Yan yung masarap, yung mga mangungutang. Alam niyo ba yung hirap ng mga empleyado? Nakatipid ng pamasahe eh. Ultimo, mamasahe sila eh. As much as possible, lakadin na lang para makatipid sila ng kahit 5 piso o 7 pesos para lang yun, yung masave sila. Ito mga mangungutang na to, ito yung mga masarap na kasama sa compound. Pagdating ng sahod, eh naghirap ka para may sahurin, di ba? Ito mga mangungutang na to ay para mga buitre na nakantabay at nakabantay sa mga perang yung pinag-ipunan. Sa una sila yung mga palabati. Ito naman gusto ko sa mga mangungutang. Kasi mga ano yan, palabati, magaganda mga sinasabi sa'yo. Good vibes sila eh, palagi sila nangangamusta. Pero yung pala, may hidden agenda sila. Pagkatapos ka nilang jamingin, kwentuhan, eh bilang babanat na yan ng ganito. Ano ba? Pero ano yung daan? Sige lang. Ano yung daan? Balik ko rin sa Makalawa. So yun na, di ba? Ganda ng salita. Pero pagdating ng Makalawa, yung inutang siya yung pera, ay wawalang parang bula. Darating ang panahon, eh, kaibigan na yan, eh, hindi ka napapansinin. Ultimo pang bisyo, ultimo pang sigarilyo, ultimo pang alak, eh, ultimo mga walang kwentang paggastusan, eh, utangin pa sa bahay nyo. So, napakasarap ng ganyang kapit. Ang pangatlo, drug addict. Kung may kapitbahay ng drug addict, eh, araw, gabi, may laptop sa compound nyo. May maririnig ka, may maamoy ka. Oras ng katanggalian, magahan, gabi, makakamoy ka ng kaibang amoy. Nakamoy na kayo ng sinusunog na damo. Yung damong may 5 daliri. Tuwad nyo yun sa amin. Lagi akong minaamoy. May drug addict kang kapitbahay, secure ang buhay mo. Siguradong walang may mangyayaring masama sa inyo. Siguradong hindi ka kakabahan. Pag may anak kang bata, may asawa kang sexy, walang problema. Pag may drug addict, safe na safe ang bahay mo. Gusto ko yung safe na safe, yung secure na secure ang aking surroundings. Pag may drug addict ang kapitbahay, eh libre makakita ng mga pulis na may dadalaw, may maghahanap at tatanungan ka pa. Sir, may kailan po ba kayong jogi? Sir, kailan po eh. Sure ka? Baka po sa iba. Hindi mo sinabi, pwede ka magpakasuhan ng accessory, black rock. Sir, meron pala dito sa kabilang kartero yung kapitbahay po namin yan, si Jogi. Talaga pong ano po yan, napaka adik po yan. Adik po yan, lahat po ng mga drugs, tinitira na. Binabitamins nga po niya yan talaga eh. Umagatang nga lang yung gabi, talagang sarap na sarap po siya dyan. Sineshare nga po, pero tumatanggi po ko eh. Good boy. So, yun ba, dito sa atin, ano ba si Zabadard eh, yung gawa mo na drugs ha? My God, I hate drugs. Yes, boss. Okay po. At syempre, gusto kong kapitbahay ay mga magnanakaw. Pag ang kapitbahay mo magnanakaw, ganun din, secure ang lahat ng inipon mo.
Secure ang lahat ng alahas mo, secure ang lahat ng pinaghirapan mo sa bahay. At malupit pa dyan, pag may magnanako ang kapitbahay, instant, meron kang kapitbahay na Spider-Man. Accurate Spider-Man! Akyat bahay, di ba? Imagine mo yung mga gabi na tutulog ka, safe na safe kang alam mo. Walang mananakit sa'yo. Safe na safe ang buhay mo. Dahil kapag wala kang maibigay sa magnanakaw, siguradong kikitilin ang buhay mo. Pag may magnanakaw ang kapitbahay, pag maganda ang cellphone mo, garantisado mawawala. Di ba generous ka? Pag generous ka, okay lang mawala ng cellphone, basta ninakaw. Di ba ganun dahil yun? Di ba sasabi ka? Ito ang gusto ko, kapitbahay. Isa sa mga gusto ko talaga itong kapitbahay, yung mga kapitbahay na sugalero. Imagine mo, pagbukas pala ng umaga, may maranig ka ng sa letrang B. Unok sa letrang dulidong. Di ba? Yung mga ganyan. Pagkakapitbahay mo sugalero, automatic, may maranig ka mga nagbubunga nga sa labas, may mga nag-aaway, may nagbumarahan, may nagdadayaan. So, good vibes. Hindi ka matatahimik sa ingin ng mga bunganga nila kapag tumatama sila sa kanilang laro. Sa umaga pa lang, kakatokin ka na, tatanungin ka, Brad, anong taya? Uy, Yogi, anong taya mo? Tumama kahapon ay 2:25. Ang tatayin mo? Ay, sorry, Brad. Doon tumataya ng, doon tumataya ng sigali. Tumaya ka na, para malaki tama na ito, pre. Tumaya ka na, makakakapit ba mo, kapag anak mo, tumaya na ito. Sinsan ako, sinsan, tumukat na tumataya, hindi ako tumataya. Sinsan sa iba na lang. Sorry. Di ba, mag-birthday ka? O, taya mo. O, nga, no. 3:30 eh. O, 3:28, di ba? O, nga, no. Malapit na birthday ko. Taya mo na. Sayang naman, malapit na birthday mo. Baka tumama ka, di malaki kikitayo. Sige, taya mo nga. Lista mo na, 3:28, tsaka 3:30. Lagay mo nga. Tig-20. O kaya naman, may dadating sa bahay niyo. Pataya ng ending, di ba? Oh, Brad, good morning. Oh, ikaw na naman. Umila pa mamaya ng gabi, mga suko, tsaka rionan. Bago umaga, pataya ka na naman. Kumaya ka na, ang ending. Kunti na lang to. 3-0 na lang. Tsaka 0-7. Pataya ka na. Sa akin to, ayan tama, iPhone X Max. Sige na, taya mo na. Magtigil ka na. Ang masarap kapag ang kapitbahay mo, mga sugalero, mamaya ang saya-saya na kasi may mga tumatama, may tumataya. Mamaya, pagtapos na yung mga larunan, ano yan? Warla na yan. Hindi nagpapansinan yan. May sasabihin, natalo daw siya ng ganito. Isa naman, nanalo daw siya ng ganito. Nagsisinungalingan. Yung mga kumbaga, tumama daw sila ng malaki. Isa natalo naman daw ng malaki. Isa tumama daw ng kakaunti. Yung mga yan, yung mga susuga na yan. Hindi ko alam. Patapos sila magsaya, mamaya mag-aawin sila. Tapos hindi sila magpapansinan. So, good vibes. Pero ang nagpapabati sa kanila uli, yung mga sugal. The family that's together will stick together. Ewang, hindi mas. Dulidong! So simple. Ano bang gusto kong ipakita sa kwento na to? Ano bang gusto kong iparating sa usapang ito? May iba't ibang klase ng mga kapitbahay tayo makakasalamuha. Tapos simple lang sasabihin ko mga those are sarcasm. Alam nyo naman yun. Sino bang gugustuhin ng mga ganong klaseng kapitbahay? Mga negative na kapitbahay yun. Hindi trip yun. Gusto ko lang ipaalam sa'yo mga kakanunan na ang mundong ito ay napapaligiran ng iba't ibang klaseng mga tao. Hindi lahat ng hinahanap mo ay makikita mo sa kapitbahay mo. Marahil ganun sila, it doesn't mean i-judge na natin sila. Kaya naman nating umiwas sa mga bagay na pwedeng maka-apekto sa atin. At maaaring pag may nakikita ka ng anomalya o karumaldumal, kailangan maging matalino kang magsabi sa mga kinauukulan. Hindi masama magreklamo kung may diplomasya. Hindi kailangan patulan ang mga dapat patulan. Pahabain natin ang ating mga pasensya sa mga taong yan. Hindi porke inaway ka ay gantihan mo ng away. Dapat marunong ka rin mag-wordplay. Marunong ka rin lumaro sa laro nila. Hindi kailangan eye for an eye and tooth for a tooth. Dahil kamatayan yan. Sa madaling salita mga kapatid, ipanalangin nyo ang inyong mga kapitbahay naging maging mabuting tao tulad mo. Hindi siya pang mataas. Kung mabuti kang tao, mahalin mo sila.
Pero kung masama kang tao, sana mahalin ka nila. Pero I don't think so. Kung gagayahin mo sila, ay magiging masaya ang buhay mo. So, napakasimple lang mga kapatid. Respeto. Do you know the word diversity? Iba't ibang klase ang mga tao. As long as nila nasasaktan physically and verbally, hayaan mo lang sila. Huwag mo silang awayin, huwag mo silang saktan, di ba? Sabi ko nga sa iyo, mga kapatid, magkakaiba tayo. Mga kapatid, maging pagkakaibigan ka. Dahil hindi masaya ang taong nagsosolo. Iba man sila sa paningin mo, hindi man sila pasok sa standards mo, maging pala kaibigan ka, magiging masaya ang buhay mo. So, ganoon lang ang simple mga kanila. Hindi lahat ng taong gusto mo, eh makakasalamuha mo. At taong hindi mo gusto, silang makakasama mo. So, simple lang, tanggapin mo sila at kaibiganin. Dito po lang kausap, nagtatapos ang ating usapang nunal patungkol sa mga gusto kong kapitbahay. So, huwag mo nang kalimutang i-subscribe ang ating channel at i-like mo na rin ang video nito. At mag-comment ka na rin para ma-boost naman yung ating confidence sa mga susunod na video ating i-upload. At syempre, i-share mo na. I-share mo na. Antayin ko, i-share mo ha. Sige. In 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5. Click, subscribe, share, like, comment. Boom, panis. Boom. And so kung natuwa ka sa videong ito, maraming salamat sa mga suporta niyo. Mga kanunal, gusto ko parang magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel. Dahil ngayon po ay naka 600 subscribers na din tayo. Imagine, medyo malayo-layo na rin ang ating narating. So sana magpatuloy ang inyong pagsuporta para lumago ang channel na to. At maibigay ko rin yung mga gusto ninyo. Sabi ko nga sa inyo, mag-comment lang kayo sa baba para naman yung mga trip nyo eh maibigay ko sa inyo. Kasi baka hindi na trip tong ginagawa ko eh. Diba? Para tayong nasa kainan niya, para tayong nasa restaurant. Kung anong order mo, ibibigay ko sa inyo. So maraming salamat sa mga suporta ninyo. And bye-bye!